universal truth and limited truth. Dalawang klase pala yung definition ng katotohanan o yung ibig sabihin natin. Pag sinabing universal truth, yun yung wala kang control. You don't have control. Yan yung naka-design. Pag sinabi ng mga limited truth, yan yung kontrolado mo. Ikaw naman ang nag-design yan. May mga bagay kasi na totoo sa'yo, sa ibang tao hindi. Tama. Are you with me? Yes. Bakit ko ba binuksan sa ganung usapan? Kasi as an individual na exposed ka sa lahat ng bagay, as a family man, as a mother, as a father, as an individual, as a worker, as a businessman, o kung ano pa man ang status mo sa buhay mo, importante kasi alam mo ang bawat anggulo para na-appreciate mo ang buhay. Totoo yun. Hindi mo pwedeng sabihing maliwanag kung hindi mo alam yung dilim. Hindi mo pwedeng sabihing malamig kung hindi mo alam yung init. Hindi mo pwedeng sabihing masarap kung hindi mo alam yung pait. Ang hirap ma-appreciate ng ice cream kung hindi mo alam ang balayan. Tama. Tama, mali. Tama. Ang hirap. Kasi bakit? Pag ice cream na, hindi mo naman alam yung pait, it's given. No? Pero kung alam mo na merong katas ng malunggay na sobrang pait, tapos merong ice cream, ma-appreciate mo yung ice cream. At doon natin na-distinguish kung alin ba yung masarap na pagkain. Doon tayo naturuan, natuklasan natin ano ba yung masarap, natuklasan natin ano ba yung malinamnam, natuklasan natin alin ba yung masarap kahit mali. Maraming mali, pero masarap. Tama. Tama, tama. Oh, napakasarap kumain ng mali. Totoo yun. Sobrang sarap dyan. Yan yung sabi nga, ang tao po ay nagdidesisyon hindi dahil masustansya. Ang tao ay nagdidesisyon masarap kasi. Ha? Ay, tignan mo, ano bang sustansya na kukuha mo sa isaw? Pero napakasarap. Anong sustansya ba na kukuha mo sa spam? Pero masarap. Ano bang sustansya na kukuha mo sa mga pagkain paborito mo? Crispy pata, no? Pagkain nga si Charong Bulaklak, no? Kumakain ka ng lahat ng paborito mo, masarap yan, pero ang tanong, tama ba yan? Ang tawag doon, limited lang, limited. Sa isang banda, mabuti, pero sa isang banda, hindi. Okay lang po ba kayo? Yes! Hindi, binibigyan ko lang po kayo ng eye-opener and mind-opener before we begin on our main topic about wellness. Gusto kong makita ninyo yung kahalagahan ng understanding natin about saan sa reality about environment na tayo po ay may kakayahan naman talagang mag-design ng ating lifestyle. Meron po tayong kakayahan na baguhin ito. Hindi komot yan ang nakasanayan mo, eh yan ang gagawin mo. Kasi madalas po may mga nakasanayan tayo sa buhay dahil nakasanayan mo kahit mali, pinaglalaban mo na. Ang isang bagay na mali, pag lagi mong ginagawa, nagmumukha po siyang tama. Nagiging habit na kasi, kaya nga sabi ko dun sa aking symposium before, being healthy o ang maging healthy is a habit. Ang maging healthy is an obligation. Ito po ay isang desisyon, isang bagay na kailangan din i-desisyonan. Siguro maganda, pakisabihan mo yung sa labas. Kung wala silang gagawin, pasok na lang sila para hindi sila masyadong maingay doon. Kung pwede lang. O kung may gagawin sila, okay lang. Para at least kompleto tayo. Minsan lang naman ito eh. Sino yung first time lang ako paririnig? Yes. Mga first time. Sige po. Sa mga dati naman kung nakikinig na eh, mag-usap tayo eh. Okay. So, as I have said, may mga ginagawa ho tayo kasi minsan madalas mong ginagawa, nagmukha na siyang tama eh. At naging habit mo na yun. So, i-justify mo na ngayon. Bakit dito ako nasanay eh? Ito yung alam ko eh. Kaya nga dapat maging open ka. Hindi komot na kasanayan mo eh tama. Always look on the end and the end result. Lagi mong titignan ano ba resulta nung mga ginawa mo, yung inaccumulate mo. No? Ang importante kasi, ang sukatan kasi, result eh. Nakita mo yung lola mo diabetic, yung nanay mo diabetic din.
yung lifestyle nila ginaya mo, eh pareho din, diabetic ka din. Kaya ang sakit, namamana. Tatlong bagay ang pinanggagalingan ng sakit. Una, hereditary, namamana. Sa dinami-dami ng mamanahin mo, sakit pa namamana mo. Pinamanahan ka ng sakit pang pagamot, hindi. Pangalawa, lack of exercise. Yan yung isang maraming kapos. Hindi ho natin ito nagagampanan. Lack of exercise. Walang stretching. Pagising sa umaga, habang nagkakaedad, masakit ang paa. Bakit natapat sa aircon? No? Masakit ang likod, masakit ang baba ng likod, lower back, masakit ang ulo, namamanhid ang mga katak, ang mga ilang part ng katawan. Bakit? Kasi nga, walang masyadong stretching, walang masyadong circulation. Pangatlo, yung tinatawag nating lifestyle. Sa lifestyle ho, dyan po 80%, 80% ng pagkakasakit mo nanggaling dyan. Bakit ba yan eh? Bakit ko ba alam yan? Alam nyo, ako po, as para makilala nyo lang sa mga first time, I'm from Japan Health Research Institute. Nag-aaral ho ako ng natural medicine, tinignan ho natin dyan, bakit ba ang tao nagkakasakit? Yun ho yung isa sa inaaral namin dati. Bakit ba ang tao nagkakaroon ng sakit? Mapipigil mo ba pagkakasakit? Hindi po. Pero mapapababa mo yung level ng sakit. Kasi mahirap ho yung sakit mo, talagang grabe. Mahirap ho yung nagkasakit ka, nang nahirapan ka. Ang tao po namamatay ng isang beses. Our body is designed to die once. Hindi mo alam, walang ibang nakakaalam yan, kundi siya lang. No? I-extend naman niya ang buhay mo kung kailangan. Pero kung talagang abusado ka, hindi niya na i-extend yan. Kung ano yung lifestyle mo, yan na yun. Up to cellular level, mamamatay ka na kung wala ka talagang disiplina. As I have said, being healthy is an obligation. Isa ho itong desisyon, isang obligation, isa ho itong habit kapag araw-araw mong ginagawa. Kung ano yung end up, eh kung ano yung ginawa mo. What you eat is what you are. Kung ano yung inyong, kumbaga, kahihinatnan sa dulo, eh ikaw ang gumawa niyan, walang iba kundi ikaw. Tama po ba? Opo. Nung nandun kami, marami kaming, ako especially, ang dami ko na experience. Nung nandun ako, nakakikita ko ng mga pasyente, tinatanggihan na ng ospital, sa amin pumupunta. Kasi kami ho yung natural, kami ho yung pioneer sa medical tourism as natural. Ang ospital ho natin, tinay ho sa Batangas, sa Lipa. Alam mo, ang swerte ng Pilipinas. Ang Pilipinas kasi ang mayroong proper temperature, perfect. It's a tropical country na magandang itayo yung wellness hospital. Kaya lang nakakalungkot ang may-ari, British, hindi Pinoy. Nakakalungkot yan sa Pilipinas. Tignan mo sa ibang bansa, halimbawa, Amerika, ang pinakamayaman sa Amerika at ang controller, Amerikano, Canada, Canadian. Dito sa UAE, kung sino yung lahi dito? Sa iba't ibang bansa, kung sino yung lahing nandun, yun yung controller, sila yung successful. Tama? Sa Pilipinas, ang controller at successful, Pinoy. Ay, foreigner. Ang top 1 na pinakamayaman sa Pilipinas at nagkukontrol ng ekonomiya, Chinese. Nakakalungkot. At lahat po ng Pilipino sa atin, proud pa sila, sila po yung mga tagasunod. Tayo yung tagasunod. Walang masamang maging tagasunod. Tama ba? Tama. Pero hindi ba pwedeng tayo yung maghari sa sarili nating lupa? Yes. Ha? Tama po? Tama. Yun. Kasi bakit? Ang mindset kasi... Alam mo, ang mindset, okay lang po ba medyo magkwentuhan muna tayo? Yes! Ang mindsetting kasi talagang simulat-simula pa, naging tagasunod na lang tayo. Simulat-simula pa, naging parang empleyado na talaga yung thinking. At yan ho yung magandang mapalitan. Sabi ko nga, mapalitan natin hanggang dun sa kaduluduluhan. Pag kayo yung nag-ignite niyan, dun sa generation mo, nag-start, iba, baka 10 or 15, 20 years from now, maiiba na yung sistemang nakagisna ng mga Pilipino sa atin. Kasi kung hindi magsisimula, walang magninegosyo, walang mag-i-ignite, eh walang mangyayari sa atin. Kasi ang mga Chinese, umaga pa lang, negosyo na nasa utak. Eh. Ang mga Chinese, mamamatay na lang, negosyo pa rin ang iniisip. Tama? Eh, gusto nyo patunayan ko eh. Gusto nyo patunayan ko? Ito lang para lang magkaroon ka ng palaisipan. Ha? Merong, gusto niyo kwento? Yes! Merong isang matandang Chinese. Mamamatay na. Alam mo, mamamatay na siya, nakahiga siya sa kama. Sabi niya, ako lungkot sa buhay. Ako lapit na patay.
Ayan siya. Inching nga eh. Chinese eh. Sabi niya, nasaan aki mahal asawa? Hanap siya. Sabi ng asawa niya, mahal, dito lang ako eh, yung tabi. Marami Chinese ba? Chinese eh. Tapos hinanap niya, dahil nalaman na, sabi niya. Hinanap niya anak niya. Nasaan aki mga anak? Sabi ng mga anak, Dad, dito lang kami, iyotabi. Ah, grabe. Iyotabi. Malumanin boses. So, nalaman yung anak niya, asawa niya, nasa tabi niya. Hinanap niya yung mga kapatid niya. Nasaan aki mga kapatid? Sabi ng mga kapatid, Kuya, dito lang kami, iyotabi. Ah, yung may sakit, nagulat. Sabi ng may sakit, ha? Dito kayo lahat, aki, tabi. Sino ba tayo tindahan? Power. Mamamatay na tindahan para na nasa isip. Kaya pala mayaman. Alam mo yun? Alam mo, maraming tao pagka ganyan na sitwasyon sa buhay, hindi na naiintindihan yung hanap buhay kayo. Tama ba? Tama. Pero sila kung bakit sila mayaman at kung bakit sila ang controller, mamamatay na negosyo pa din. Well, anyway, napunta lang ako roon, pero hindi naman yun ang aking topic talaga. Napunta, ginising ko lang ang inyong natutulog na diwa. Ha? Ginignite ko lang, binigyan lang ko natin ng kaunting kiliti ang inyong diwa at ang inyong hinagap. Sabi nga, ha, hinagap. No? Tagalog yun, no? Brang, sino Tagalog dito? O, oh, yan, at least nakakaintindihan ng mga Tagalog. Sa Malolos kasi ko. Malolos Bulacan, yan. Kababayan ko si Bert Marcelo. Nabutan niyo pa ba si Bert Marcelo? Siguro naman dito, umabot pa kayo dyan. Ano? Sa mga bata, hindi na. Ay, nabutan niyo na. Iba na eh, sino Vice Ganda eh. Gabi ko itong araw yan, sila Tinto eh. Sila Bert Marcelo, yan. Grabe. Anyway, let's go back to our main topic. Nakipagkwentuhan lang ako sa inyo. Masarap kasing kakwentuhan ng kababayan. As I am said, I'm from Japan Health Research Institute. No? Dinadalhan ko kami ng mga pasyenteng tinanggihan. Doon ako nakakita ng mga pasyente na, imagine mo, 2 months to live. Sinabihan na ng ospital, 2 months to live, mamamatay na yan. Naghahanap po ng last na paraan. Alam mo, nakakapagtaka minsan, yung nagiging last resort, yung natural. Imagine mo, dadating sa'yo, wala ng abdo. Darating sa'yo, putol na ang bituka. Darating sa'yo, wala ng dalawang suso. Darating sa'yo, wala ng ovary. Darating sa'yo, halos wala ng laman loob. Opo, may mga ganun. Tapos pupunta sa natural. Sa loob ko, ano pang ina-natural natin dito, wala ng laman loob. May mga ganun kasi, masyado kasi tayo na-orient. Sa mga, sabi nga, na-orient tayo sa mga tao dito, sa mga typical na paraan. Yung tinatawag po natin, typical way of treatment. Opera. Opera. Kasi yan eh. Ah, oh, sabi ng doktor, operahan na yan. Laging bukas eh, opera. Oh, may sakit ka? Oh, sige, operahan na yan. Kaya lang, kung ikaw naman eh, gusto mo sa libre, okay lang naman, may public eh. Kung gusto mo naman ng magandang servisyo, sa private ka. Sa private, ihahanda mo bulsa mo. Sa public, ihahanda mo kalooban mo. Nasa public hospital ka, ihanda mo kalooban mo. Magdasal ka na. Kakampi mo naman siya eh. Tama? So basic yun, doon ako nakakita. At nakita ko yung mga natural way of treatment, natural. Ang unang-unang tinuturo doon sa amin, yoga. Sa mga pasyente ho na severe, unang-unang tinuturo yung mind conditioning. At ngayon, bibigyan ko kayo dyan ng example dyan. Alam nyo, pag may sakit ka, kondisyon mo, uisip mo. Sa mga may sakit ho dito, i-condition mo, isip mo. Proper thinking. No, condition your mind. Kung meron kang alalahanin, kung inaalala mo na may sakit ka, nag-aalala ka, nandito ka sa abroad, yung mga anak mo, paano na ba sila, may sakit ka kasi, huwag mo nang i-entertain.
No? Huwag mo nang isipin masyado, nai-entertain mo kasi bakit? 80% ng bad cells ng katawan mo nagiging active pag nag-entertain ka ng worries. Pag nag-entertain ka ng galit. Pag nag-entertain ka ng mga negative things. Pagka ikaw ay palaging paranoid. Pag ikaw ay laging nag-aalala at lagi kang galit. Bakit? Kinakailangan maluwag mo pong tinatanggap ang mga bagay-bagay. Bakit? Pag may tension ang katawan mo, mababa oxygen mo. Pag may tension. Tingnan mo may mga tao, pag sa galit niya ina-atake. Bakit ina-atake? May pressure eh. Pero pag cool ka lang, relax ka lang, hindi mo masyadong ine-entertain, nagkakaroon mo ng tinatawag mo nating proper coordination ng katawan mo. Kaya nga, positive mind, positive thinking creates positive results. Do not entertain anything na makakadistract sa'yo. Sa literally, sa health mo. Huwag mo hong isipin na may sakit ka na, may sakit ka na, ine-entertain mo pa. Kung meron ka mang ginagawang mga procedure or medication, may ginagawa ka mang mga cleansing program, isipin mo na lang kaya mo siya ginagawa kasi kailangan mo maging healthy. And focus your mind on the end result. Think about anything you want. Think about something good. Think about something positive. Hindi yung konting kibot, galit. No? Konting ganito, nagagalit ka. Naiinis ka na. Sa mga, yung worry, yung paranoid, walang nagagawang tama. Learn to let go. Positive thinking. Mag-iiba environment mo. Lagi ka nakasmile, iba. Di ba may mga tao, minsan yung aura niya, iba? May mga tao, isang tingin mo pa lang, parang feeling mo, friendly to, mag-ayos kausap to, di ba tama? Yes. May mga tao po, isang tingin mo pa lang, parang ang dami mo pwedeng matutunan, isang tao na very positive, pero may mga tao rin, isang tingin mo pa lang, mukhang buisit na. Tama? Tama. Opo, may mga tao, sabi na, if you live a good life, if you live a good life, it will manifest in the magnetism of your personality. If you live a good life, it will manifest in your face. If you live a good life, it will manifest in even in your voice. Tama po. Opo. Makikita mo yung mga taong relax pag nagsalita, iba. Malumanay na may diin. Malumanay na merong tinatawag nating power. Pero may mga iba naman ng tao na sigaw na ng sigaw pero walang dating. No? Kumbaga, it will manifest in your voice. It will manifest in the magnetism of your personality. Ang tawag dyan, aura. Pag ang aura mo, positive, ay, sabi nga sa The Secret, even the environment will correspond to the nature of your song. Even the environment will correspond to the nature of your inner feeling and manifest because that's the way you feel. Yes. Tama, mali. Tama. Sabi ni Michael Beckwith yun, sabi niya. Alam mo, every time I hear that, nagiging ano ako, sabi ko, nagigising ako sa katotohanan na kinakailangan na ikaw talaga ang maging controller ng buhay mo. Ikaw yan. You are the architect of your own life. You are the controller of your life. Ikaw ang magdi-design ng lahat. Ikaw ang magdi-disiplina. Ikaw ang magsiset ng standard. Ikaw ang mag-i-increase ng capacity mo. Ikaw ang mag-i-increase ng mga bagay-bagay para magkaroon ka ng lakas para mamili. You are going to have the power to choose. Alam mo, regarding sa health, ito yung ganito usapan. Napakaganda nito, pampagising. Tama, mali? Tama. Kasi pag ang doktor nakausap mo, suplado, ang doktor nakausap mo, ala, nako, grabe, ano, hindi ka pa chinech, hindi pa makapatay ka eh. Kaya nga sa ospital, umalis ako. Bakit? Nung nandun ako, lagi nakakaaway ko lahat. Bakit? Imagine mo, even yung mga nurse, bastos. Sorry sa mga nurse dito. Lalo na sa public hospital. Ay, kung makagising ng pasyente yan, ganun-ganun na lang. Minsan nahuhuli ng pasyente yung tulog niya, biglang gigisingin eh. Alam mo, mas mahalaga yung tulog niya kaysa sa gamot na ipapainom mo. Alam mo, pagka ano, talagang magagalit ka pag hindi ka nagmamalasakit eh. Kaya importante yun na hindi lang pera. Income is just a side effect. Income is just a part. You have to put your heart into it every time na may ginagawa ka. Papaliwanag lang ako, hindi naman ako nag-aaral. Sabi ko, iba, akala ko mabawal magalit. You have to put your heart into it every time. Kaya nga ang ganda nitong networking.
ay, dami na natin dito ng napaganda kalusugan. Ay, ang dami na rito, hindi nire-regla noon, nire-regla na ngayon. Imagine mo ting mare-regla yun, inaalala ko. Yung maglalagay ng napkin yun, mukha mo naalala. Sarap tumawa, no? Sarap na tumawa? Yes! Always remember, a cheerful heart is one of the best medicine. Yes. Cheerful heart. Yan yun, sarap tumawa, itawa mo. Huwag mong pigilan. Ha? Baka kung saan lumabas yan. Cheer, positive mindset, and then lifestyle. Change your lifestyle. Maraming mga supplement na ini-introduce. Lahat sila nagsasabing sila pinakamaganda. Mako-confuse ka na ngayon eh. Magtataka ka na, ano ba talaga gagamitin mo? Lahat nagsasabi sila ganito, sila ganyan. Maghanap ka ng mga networkings dito sa buong UAE. Uno lang ang nagpapaliwanag na ganito kadetalye. Yun! Malaki sa akin, wala. Sa kabit sa iba, hindi naman po tayo naninira. Ang sinasabi nila, sila pinakamaganda. De, kayo na. Yun ang paniwala mo, de, paniwalaan mo na. Kaya lang ang point ko, kinakailangan ho nating mag-digest. Kinakailangan ho nating mag-explore. Kinakailangan ho nating ipaliwanag. From the root word, liwanag. No? Pinapaliwanag ho natin yung detalye ng lahat, yung sinatawag nating holistic and total wellness. Total wellness is a state of being healthy. Ito po ay experience from day to day. It's an experience para sa'yo. Obligasyon mo to. Kinakailangan may involvement ka. Kaya nga sabi ko, always ask yourself, what is your contribution for your own growth? What is your contribution for your own development, especially on your health? Ano bang mga plan mo? Ano bang mga ginagawa mong program? May diet program ka ba? Meron ka bang sinusunod na kain araw-araw? Ano bang plano mo? Yung diet program, kaya nga nagbabudget ka sa iba't ibang bagay. Palagay ko, it's about time para magbudget ka naman sa supplementation mo. From the word itself, supplementation, completion ng nutrient mo. Tama po? Tama. Oo. Yung completion ng nutrient mo on everyday basis. I repeat, being healthy is a daily habit. Ba't ka ba nagkabukol? Dahil sa habit mo. Ba't ka ba naging diabetic? Dahil sa lifestyle mo, dahil sa habit mo. Bakit ka ba nagkaroon ng sakit sa puso? Because of your habit. Bakit ka ba nagkaroon ng, I repeat, ng cyst? Because of your habit. Kung bakit may tumubo sa'yo, hindi naman yan nagsimula kahapon lang eh. Tama. Tama? Halimbawa, nakakapaka ng bukol sa katawan, yan ba yung nagsimula kahapon lang? Hindi. Nagsimula yan a year ago, 2 or 3 years ago, ngayon mo lang na-notice kasi malala na. Bakit? Yan ay binunga ng pang-araw-araw mong ginagawa. I hope you understand. Yes! Yan yun. At ngayon, ganun din ang gagawin natin. Ibabalik natin yung natural. Ibabalik po natin yung natural na pamamaraan because our body, always remember this, our body has the capacity to repair itself. Ibibigay mo lang yung requirement ng katawan mo, magre-repair siya ng kusa. At yan ang napagkasunduan ng lahat ng espesyalista. Walang kahit sinong espesyalista ang makakatutol dyan. Your body has the capacity to repair itself. Ibibigay mo lang yung requirement ng katawan mo. Kasi masyado na kong marami eh. Which is totoo naman, maraming nag-aaral tungkol sa katawan. Madaming pag-aaral yan. Kung papansinin mo nga, bawat parte ng katawan mo may espesyalista. Tama, mali. O, totoo po yun. Tignan mo, may doktor, mata lang ang gusto. Optometrist. Inaral niya ng matagal na panahon, puro mata. Ha? Kumbinsido ba kayo, may doktor, mata lang ang gusto? Yes. Yung doktor sa mata, dalan mo ng buntis, ayaw. Bakit? May doktor kasi sa buntis lang. OB-gyne. Ha? Yung doktor sa buntis, dalan mo nang may problema sa balat, hindi niya tatanggap. Kasi may doktor, balat lang ang gusto. Dermatologist. No? Yung doktor sa balat, dalan mo nang may pulmon, dalan mo nang may TB, hindi kukunin. Kasi may pulmonologist.
So every part of your body, merong mga specialization dyan. Yung ulo mo lang, komplikado to. Yung ulo, marami yan. E-E-N-T. Eye, ear, nose, and throat. Tama? Yes. O dito pagbaba, iba na naman eh. Iba doktor ng bata, iba doktor ng matanda, iba doktor ng may cancer, oncologist ang tawag doon. Pero ito ho yung totoo. Lahat ng espesyalista na yan, nagkakaisa. Nagkakaisa yan tungkol saan? Sa nutrient na need ng katawan ng tao. Yung tinatawag ho natin, natural needs. Kasi ngayon po, bakit yan? Bakit may term na natural? Meron kasing pangangailangan, hindi natural eh. May mga pangangailangan ho tayong kinailangan mo, although kailangan mo, ang alam mo, kailangan mo, pero hindi mo siya natural na kailangan. Kasi madali lang pag-aralan, tignan mo yung ano, yung food pyramid. Sa food pyramid, kung titignan mo siya, kung talagang bubusisiin mo, no? Ang food pyramid, walang condiments. Solid lahat yun. Puro ano yun eh? Combination of fiber, fruits, carbohydrate, protein, and lots of minerals and vitamins. Sa food pyramid, walang ketchup. Hindi ko sinasabing masama ang ketchup, pero sa isang banda, masama rin. Ha? Kasi kung ang ketchup kailangan, dapat nandun yan. Nasa food pyramid yan. Bakit nag-design ng natural na sa lahat ng tao applicable? Walang bechin, walang ketchup, walang suka, walang patis, walang bagoong. Wala lahat ng ginagamit mong gusto mo. Pero bakit mo ginagamit? Kasi naging kailangan mo, pero hindi sa natural. Tama? Nagkaroon ka ng need. Abay, pagka Pilipino ka, hindi masarap kumain ng walang patis. Tama. Nagkaroon ka ng pangangailangan, pero hindi mo natural na pangangailangan. Ha? Masarap ang gravy, ang sauces, pero hindi po kailangan. Nagbigay lang po siya ng tinatawag nating ano, parang design ng pagkain, parang pampalabas ng lasa. At yun po tayo nakapokus, ang karamihan nakapokus sa lasa, hindi sa sustansya. Tama? O yun yun. Kaya nga dapat, titignan mo, less is more. The more na walang masyadong sauce, the more na hindi mainit, naiinitan, the more ho na dapat ito ay hilaw para yung enzymes kumpleto, the more ho na ito ay kumbaga hindi niluluto, the more na mas mabuti. Kaya nga ang food supplement, noong 1949, pinayagan ng WHO, World Health Organization, pumayag sila na mag-circulate ang supplement kasi nakita nila ang mga tao nagiging busy sa maraming bagay, nagiging exposed sa mga chemical, mga na-expose sa kung ano-ano na mga instant food. Kaya po yung supplement, pinayagan na po itong mag-circulate sa mundo. At ang unang-unang supplement, grapeseed. Grapeseed po ang isang sa pinakaunang food supplement na nag-exist. Tapos sumunod na, marami nang sumunod. Bakit pinayagan? Kasi nga, ang preparation ng pagkain natin masyado nang mabilis. Hindi na, nung araw nga sa Pilipinas, yung mga, makikita mo, yung matatandang hindi masyadong nagmamadali. Kahit yung bigas, iniisa-isa pa ito dyan eh. No? Talaga naman, maakta mo yan, nasa barkunahe yan eh. Nagtatanggal ng, kaya nga pag nagsayang yung matatanda nung araw, wala ka makakain buhangin sa bigas eh. Tama. Ngayon, instant na, karamihan po ito. Yung bigas nga ho na ginagamit natin, ngayon, kahit po dito, wala namang rice field dito eh. Ang bigas po na ginagamit natin, ang tawag hybrid rice. Isang bigas po na 45 days lang inaani na. Ang tamang bigas kasi, 3 buwan, 3 months bago anihin. Ang Thailand tsaka ang Vietnam na pinagkukuhanan, yan ang rice bowl ng buong Asia. Diyan rin kumukuha ang ibang bansa, ewan ko lang ang Middle East, pero palagay ko, no? Doon kumukuha yan. Ang bigas na yan, 45 days lang yan, inaani na. So ang tendency, dahil nga nakagawa sila ng ano, ng genetically modified product na bigas, ang tendency yung bigas na yun, mataas ang glucose. Hindi na siya natural carbohydrate. Mataas na yung asukal niya. Kaya tendency, lahat maraming diabetic. Ang Pilipinas, meron ng 100 milyong Pilipino.
kalahati ho ng kababayan natin nagsasuffer ng diabetes mellitus. Bakit? Hindi ho dahil mahilig sa soft drinks, hindi dahil mahilig sa matamis, hindi ho dahil mahilig sa kung ano-anong matamis na chocolate, hindi. Dahil sa pagkain ng labis na kanin. Kung titignan mo, pangunahing pagkain, ganyan ang sistema, paano ka makakatakas sa mga lifestyle disease? Kaya nga ang tinaguri ang lifestyle disease, una, diabetes mellitus, cardiovascular problem, gastrointestinal disease, and cancer. Apat na pangunahing sakit na dinudulot ng lifestyle disease. Ng lifestyle. I hope you understand. Apat na pangunahin na nanggaling yan saan? Sa labis na harina, labis na mantika, labis na bigas o kanin. Kasi kung titignan mo, yan ho yung pangunahing gamit, mantika. Yan ang mga nasa listahan pag namamalengke, mantika. Lahat ng bahay may mantika. Ang mantika ho na ginagamit natin, ang tawag dito ay Formula 47. Isang klase po ito ng mantika na highly carcinogen. Mga mantika na iniinit sa 450 degrees Fahrenheit, mga taba ng hayop, mga taba ng baka, taba ng hayop, mga ano ho yan, mga tawag dito, mga sebo, no? Yan ho yung iniinit sa mainit na 450 degrees Fahrenheit. Pag ininit ho ang mantika sa ganyang kainit, nagiging carcinogenic. It's a food for cancer cell. At yan ho ang nagsisirculate na mantika sa atin. Kaya lang hindi mo naman maiiwasan, gagamit ka. Ang harina ho na ginagamit natin, pansinin mo, kalimitan ng mga pagkain, lalo na sa mga pangunahing bakery, kagaya ng mga kilalang bakery, ang tinapay ang hahaba ng buhay. Bakit? Kasi ang harina, may vinyl chloride na kung ano yung ingredient ng styrofoam para tumigas, nasa harina din. Vinyl chloride. Kaya nga yung mga tubo, yung mga kulay blue, polyethane, vinyl chloride. Yung mga ingredients sa mga yan, nasa harina ngayon. Kaya nga marami, mga Chinese, nakukuhanan na nare-rage sila. Mga toneladang Peking harina. Kung aware kayo doon. Bakit ko to sinasabi sa inyo? For you to know and for you to understand our situation right now. Ang mga pangunahin natin ginagamit sa pang-araw-araw, our daily necessity, eh yan ang pinagagalingan ng pagkakasakit mo. Ha? Eh meron ka bang aasahan sa labas na magpapaliwanag sa'yo nito? Meron ka bang aasahan sa labas na magmamalasakit sa'yo na magpapaliwanag? Kaya nga pito sa bawat 10 pasyente sa Pilipinas, namamatay ng walang laban. Bakit? Walang alam eh. Kaya buti na lang may uno, nagpapaliwanag. Mabuti lang meron doon ganitong klase ng symposium and orientation. Na bagaman minsan kami po ay sabi na, kami po ay napapagtawanan, kami po ay napapabulaanan pa, kami po ay minsan ay nasasabihan pa. Pero hindi kami tumitigil kasi alam namin sa aming budhi at puso na walang tao pwedeng maagrabyado sa paggawa ng tama. Tandaan niyo yan. Isang prinsipyo ng mga taga-uno na kahit po tayo ay bagaman ang interest natin ay mabuti sa kapwa, pinipilit pa rin ho natin kahit po tayo napapagalitan na. Tama? Tama. Kasi minsan may mga tao, alam mo yun, nagagalit pa sa'yo eh. Ha? Yung nagtatampo pa sa'yo, huwag kang mag-alala, ganyan talaga. No? Eh lalo kami nung araw, nagpapaliwanag kami, di pa kami natatapos, nagsisilayas eh. Ha? Umaalis na, alam mo yun, kaya natuto ako, galing mo dati magsalita, di ako tumatalikod. Ha? Sa salita ko, alam niyo, maganda ho dito, grabe ho dito. Bakit? Pag tumatalikod. Bakit pag tumatalikod ka, nawawala eh. Alam mo yun, may mga panahon ako dati na, alam mo yun, patampata katawan mo, pagod ka, puyat na puyat ka, nagugutom ka, pa may presentation ka. Mga dalawang po yun, sabi ko, grabe to. Pagkakataon na to. Tira, alam mo, grabe ho. Mahapas mo sa paul, magising. Bago ako matapos, dalawa na lang. Sabi ko sarili ko, ano ba naman ito, umaalis? Pero tinapos ko. Bakit? Nanindigan ako, baka ito na yung leader ko. Baka ito na yung makakasama ko sa pag-asensyo sa buhay. Ay, talagang tinapos ko. Nagpasalamat ako. Sabi ko, sir, salamat po, tinapos nyo. Kami ho, guwardiya rito, guwardiya rito. Galit na galit ako, brat! Sabi ko, makamulang ito,
ginagawa ko. Pero ganun talaga eh, tama ba? Kaya sasarap lang ang laban. Alam mo yun, nagpe-present ka ng product, alam mo yun, oh, alam ko na yan! Ah, pabubutol ko daliri ko pag yumamang ka! Nahanap ko yung hayop na yun. Ibutuli ko talaga daliri. Salamat po sa tubig. Nahilap po ako. Are you there? Okay lang po ba kayo? Yes! Hindi ko ba kayo nakakaabala? Sumulit ba oras nyo? Yes! Opo. Hindi pa ako nagsisimula. Ngayon pa lang ako nagsisimula. Hindi po ako nagsisimula. Nasarap po ako ng kwento eh. Alam mo kasi kung minsan yan ang isa sa pampasarap ng buhay, yung kwentuhan. Pero palagi ko naman yung naging kwentuhan natin for the past 30 minutes ay isang bagay na makabuluhan. Tama? Yes! And I repeat, our main topic is on naturally, yung tinatawag po nating total wellness, state of being healthy, experience. Ito pong topic about total wellness, this is applicable to all of you. Applicable po ito. Pwede nyo hong i-apply kahit may sakit ka, kahit may karamdaman ka. Bakit? Ito naman po ay cleansing program lang. Yung ibang ginagamit ko sa salita, ang tawag ko dito, unloading. Unloading, yung tinatawag ko natin, nourishment and over toning. Tatlo po yan eh. Unloading, nourishment, and over toning. Mga program po ito na kailangan i-undergo mo. Programa po ito ng produkto na dapat ma-undergo. At para matapos nyo yung maayos na programa na to, kinakailangan yung total wellness in place. Meron ka kasing contribution as an individual. Number one requirement, dapat po balance. Importante yung proper sleep. No? At least, minimum 4, maximum 8 hours a day. Huwag ko masyadong matagal sa 8 hours. Nagiging masyadong delikado ang buto mo. Walang stretching, yung mga ligament mo, dikit-dikit na. Yung mga soft bone mo, natutuyo pag masyadong matagal ang tulog. Minsan nababawasan pa yung calcium ng katawan mo. Huwag ko masyadong matagal. Makakala nyo, nakakabawi kayo ng lakas pag masyadong matagal ang tulog. Maximum 8 oras lang. In fact, kung magsasanay ka nga ng 4 na oras, hanggang 6, in between of 8, healthy. Basta ang importante, REM, rapid eye movement. Isang klase po ng level ng tulog na malalim, na nagkakaroon ng tamang repair ang cellula ng katawan mo. Bakit? During sleeping time, diyan nagkakaroon ng repair ang katawan ng tao. Pangalawa, tamang na level ng tubig. Importante po yung level ng tubig mo, dapat maayos. At least 3 liters a day. 3 liters. Kung may kidney failure, 1 liter lang. Pero karamihan naman sa inyo, wala naman kayong kidney problem. Mas makakabuti na 3 litro. The higher the water level, the higher the oxygenation at pag-absorb ng katawan mo ng nutrient. Ha? Magtaas po kayo, lalo na pag magsusupplement. Halimbawa, iinom ka ng crypto organic. Napakahalaga na meron po kayo tamang level ng tubig baka kasi mamaya mahirapan kang dumumi. Minsan ang nagsasuffer yung iba, umiinom po ito ng supplement, bakit nahirapan dumumi? Kulang ang tubig eh. Kulang yung water level, kinakailangan na babandawan ng tama. Okay? Pangatlo, proper air breathing every day. Exposure, napapawisan ka. Negative ion, maganda nga sa mga tropical country, maraming puno. Pero dito naman sa Middle East, malinis naman ang hangin dito, okay naman yon. Although hindi tayo masyado mabiyayaan ang malapit sa dagat masyado, pero ito naman ho, madali yan eh. Mag-increase ka lang ng nutrients sa katawan mo. Pagka nagkakaroon kayo ng pagkakataon, malapit ka sa dagat, maraming puno, kumbaga na-absorb ng katawan mo yan 80% yung mga negative ion. Kasama siya sa wellness. Pangapat, proper nutrients. Yan yung i-elaborate natin thoroughly mamaya kung paano nangyayari yung unloading, nourishment, and overtoning, no? Yung proper nutrient, eto na, yung repair up to cellular level. Ito na yung pagtunaw natin ng mga bad cells.
Dito na natin i-correct. Ilalabas ang maraming plema, ilalabas ang creatinine, tatanggalin natin yung mga sobrang yung mga speak cubes, yung liver problem, yung liver stress, aalisin natin yan through proper nutrient. Ang paglilinis po ay kailangan natin ng tamang nutrient at tamang pagkain. Panglima, ehersisyo. Exercise, no? Kailangan at least 30 minutes. 30 minutes every day or every other day. Hindi po once a month. Iba po kung mag-exercise, plano lang once a month. No? Nangyayari po yung kanyang plano. Siguro once every 6 months pa. Grabe. Madali kasing mga ako, pero mahirap to pa rin eh. Tama ba? Eh lalo na pag alam mo yun, nag-midnight snacks ka pa. Nagising ka ng alang-alin, nagsakag ka. Nagising ka ng alang-alin, eh may labig na kanin, nangaanyaya. Alam mo yun? Pagbukas mo ng rep, may tosino, longganisa, may mga tirang pagkain. Eh nakakita ka ng bawang at kamatis at sibuyas, kaya na. Umiral na ang pagiging chef mo. Titira ka ngayon. Pagkakain mo, sasabakan mo ulit ng tulog. Ayun na. Ang gising mo, alas 12 na. Sumobra ka na. Ang dami mong calories. Ang dami mong fats. Ang dami mong mga unburned calories and fats. Na pinanggalingan ho ito ng mga pagkakasakit mo. Kaya nga, you have to unload. Maglinis kayo. No? Ito, tignan nyo. Ang recommendation ng wellness, yung tinatawag natin holistic, yung holistic approach, ikaw ang may contribution. Ikaw, mga natural yan, iaayos mo lang, itatama mo. Imamanage mo lang ng tama. At least 1 liter or 3 liters of water or 1 glass of water every hour. Tapos exercise ka, konting alam mo yun, dito madaling magpapawis. Painit eh. Mabilis bumaka yung pores ng katawan, magaan, no? Magaan magpapawis, kaya you're very lucky na may environment kayo, na medyo mainit ka. Pero i-maximize yun lang, yan ang meron ka. Hindi mo naman pwedeng ipa-aircon ng buong Abu Dhabi, okay? So, eto yon. Ngayon, to unload your toxins. Tanong, ano ba yung toxins? Ano ba yung mga ina-unload mo? Ano ba yan? Yan ho yung mga dumi. Yan ho yung mga sapal, mga dumi, mga pagkain na hindi mo kailangan. No? Ngayon, ang supplement, ang tawag sa atin is antioxidant. Yung antioxidant, ito ho yung mga food supplement. Yung mga toxins, yan ho yung nasa katawan mo, kailangan nating i-expel. Kailangan ho nating alisin para maprolong ang buhay ng cellula. Our body is made of 3 to 7 trillion cells. At bawat cellula ng katawan nangangailangan ng proteksyon. Ano ba yung toxins? Kagaya halimbawa, ganito, para maintindihan nyo, layman explanation. Ang bakal, pag hindi mo pininturahan, kinakalawang. Yes. Ang tawag sa kalawang, toxins. E pinturahan mo, mapipigilan ang kalawang, tama ba? Ang tawag sa pintura, antioxidant. So, anong point ko? Yung supplement, nagsisilbi ho siyang tagapagtanggal o tagapigil ng growth ng toxins. Nagbibigay ho ito ng buhay, maprolong yung immunity, tumaas ang immune system, gumanda yung tinatawag nating defense mechanism ng katawan mo, gumanda ang oxygenation mo, makumpleto ang nutrient ng katawan mo para lumaban ka up to cellular level. Kaya nga kung meron kang mask na bukol na tabalang ang tubig ang laman, unti-unting matutunaw yan. Kung nakakaramdam ka ng deterioration na mabilis, unti-unting matidevelop at magkakaroon ng tamang pag-expel ng mga toxins. Kaya kinakailangan, you have to absorb alkaline products or alkaline food with proper lifestyle and what? Exercise. Ang isa ko sa pinakamaganda to expel toxins, yung tinatawag natin sa total wellness, yung cleansing. Lahat po tayo gawin to, mag-cleansing kayo. Ang panglinis ng katawan, ng liver, ng kidney, ng lungs, pang-develop o pang-enhance ng pancreas, lahat po ng color green. Tandaan nyo, basta green fruits and vegetables, magandang panglinis yan. Magandang pang-enhance ng spleen.
ng pankreas, panlinis ng bituka, panlinis ng atay, pantanggal ho ng mga creatinine sa bato. Pag dinadialysis kayo, nakakatulong ito. Ito ho ay pantanggal ng maraming plema kung kayo po ay merong kang sakit sa baga, merong kang, let's say for example, tuberculosis, emphysema, o kung may asthma ka. Nakakatulong ho ito to cleanse the, in your body internally. Ang mga potent na pagkain, meron hong green algae, merong wheat grass, young barley grass, and seaweeds. Ito hong mga ito, meron tayo eh. Meron tayo, pangunahin natin yung green algae. Yung green algae o yung cryptomonadales. Ang tawag doon, crypto-organic, ito yun eh. Ito, tsaka ito ho, mahalaga to eh. Huwag ho kayong mawawala nito. Itong dalawa na to, huwag na kayo dito malilito, pareho lang po ito. Pag meron ka nito, kahit wala to. Pag meron ka nito, kahit wala to, pareho po siya ng purpose. Bakit? Pareho kasi siyang green. Pareho siyang panglinis. So kung ano man, magkaiba lang ho ng dami ng pagkain. Itong green algae, minimum 5, maximum 30 pieces. Every day. Itong wheat grass, o yung wheat grass, ang inuho nito, 6. Everything. Gagawin mo yan ng 3 buwan. Bakit 3 buwan? Ganyang karami. Kasi kada 3 buwan, ipapalit kayo ng dugo. Scientifically proven na ang katawan mo ng tao, every 3 months, pinapalitan ng katawan mo yung dugo mo. Cellular level yun. Kaya nga dalawang bagay yan nangyayari sa inyo. Either mas nagiging healthy ka, o mas nagiging worse ang kondisyon mo, depende po sa lifestyle na meron kayo. Kaya kung kayo walang masyadong nutrients sa katawan, highly acidic, ang combination ng pagkain, laging acidic, eh huwag kang magtaka, marami kang uric acid, marami kang cholesterol, marami kang tinatawag nating triglyceride, meron kang liver stress, spicules, ang dami mong mga kung ano-ano sa katawan mo na dumi. Why? Hindi ka naglilinis eh. Kaya ka naliligo everyday para you feel good and you feel fresh. Ang tanong, yung loob ng katawan mo, kailan mo huli nilinis yan? Kailan ka nagkaroon ng program to cleanse internally? Kaya ito ho yung 3 buwan. Kung bakit marami, eh matagal kang hindi naglinis at yan ang kailangan ng katawan mo to penetrate up to cellular level. What do I mean about cellular level? Para maintindihan nyo, oh, your body is made of cell. Ang katawan mo natin is maraming marami yan, no? Cellular, para maintindihan nyo. Ang bawat isang cellula ng katawan is composed of 46 chromosomes. No? Cellula ng mata, ng balat, lahat yan, 46 chromosomes, bawat cellula. Pero yung sperm cell at egg cell, hindi 46, 23 lang bawat isa. So sperm cell 23, egg cell another 23, 23 plus 23, 46. One egg cell, one sperm cell is equivalent of one single cell or 46 chromosomes. Yung bubang pananahimik ninyo ay naiintindihan nyo. Naiintindihan nyo ba? Yes! Okay. 23 plus 23 is 46. Tama. Ang supplement nakaka-penetrate para maglinis up to cellular level. Ganun po siya. Hindi ko kagaya sa gamot kung ano lang yung organ na dapat mo i-correct. Kaya may side effect eh. I have nothing against about medicine. Kaya lang ang magamot, mayroong tinatawag na nako-compromise eh. Uminom ka ng diamicron, nako-compromise ang atay. Uminom ka ng calcium block, nako-compromise ang bato. Uminom ka ng gamot na, let's say for example, gamot sa hika, nako-compromise din ang inyong ano, yung inyong minsan, yung memory pa nga. Pag ikaw ay nasaksakan ng anesthesia, yung memory mo apektado. Bakit ganon? Kasi nga ho, nasisira yung ilang part, pero may binubuo naman. Hindi ho natin sinisiraan ito, lahat naman ng doktor alam yan. All medicine has a side effect. Bakit? Hindi ho ito natural need ng katawan eh. Ang natural need ng katawan to repair your body up to cellular level ay yung mga natural green foods and fruits and vegetables. Am I clear? Yes! Ang kagandahan sa atin, pag yung cell, inayos mo even the organ hanggang doon sa body mo na nagiging correct.
nagiging maayos. Kaya lang talagang it took you 3 months or 90 days. It took you 3 months or 90 days. Bakit? Ganun ho yun, process yun. Kaya nga sabi ko, kung ikaw nagkasakit ngayon, ang development yan, 10 araw. Hindi yung uminom ka kahapon, ngayon nakaramdam ka, hindi po. Matagal mo nang dinaramdam yan, hindi mo lang nanonotice. Minsan, nai-ignite lang. Am I clear? Yes. Yes. Siya, nakakapa ka ng bukol, akala mo last week lang yan. Sabi mo, last week, hindi ko naman ito nararamdaman. Ah. Hindi mo lang nanonotice, pero matagal na yan. 90 days po ang development ng bawat sakit na pwedeng dumapong sa'yo. At 90 days din yan, para kaya nga yung ano eh, halimbawa, naninigarilyo ka, sa sigarilyo, sa mga toxin, matagal. Pag hitit mo ng sigarilyo, in just 3 seconds, na-absorb na ng katawan mo yung nicotine, 3 segundo lang. Para tanggalin yung nicotine na inabsorb mo, 90 days. Sa mga naninigarilyo, yun lang ang pansin yung sinabi ko. Sa mga naninigarilyo, kunwari, hindi nyo narinig. Para yung kaibigan ko, Brad. Yung kaibigan ko dati, chain smoker, napakatipid sa posporo. Pag nagsindi sa umaga, yun na rin yung pansin din niya sa susunod. Mahihinto lang yung pagkakain eh. Ay, talagang sa dahil sa pagmamahal ko sa kanya, sa kaibigan ko, sabi ko, brother, ito mga literature, ito lahat, basahin mo to. Sabi ko, ito yung magsasabi sa'yo na, ito bawasan mo na ako. Alam mo, dumating naman yung panahon, tinigil naman niya. Tinigil yung pagbabasa. Sabi ko, hayop ka rin pagbabasa, pinigil mo. Nakakasama raw sa paninigil. Ayun po, awa ng Diyos, ay ganun pa rin, ha? Patay na ho. Bakit? Eh, matigas ang ulo eh. Tama, okay na ba kayo? Sa mga dyan sa naninigarilyo, kung wala, hindi mo narinig. Tama, wala, hindi mo alam. Sige, at least, di ba? Walang ano. Are you learning? Yes! Pag-cleansing, 3 months. Ang alak, ah, grabe yan. Ang alak, bakit ka nalalasing? Kasi siyempre, nababad sa alcohol yung atay mo eh. Kaya kung bakit ka lasing, nababad na. Imagine mo, ang isang body ng beer, ang kailangan mo i-dilute yan, at least mga lima hanggang 8 basong tubig. Ang taas pa ng sugar nito, eh lalo na pag-alak. Anong point? Mga ginagamit ho natin na minsan pinanggalingan, pero nagbibigay ng kaligayahan. Lalo na pag nagiinuman kayo, iba dating niya, tama ba? Yeah. O iba! Ay pag nagiinuman, tagay mo ah! Iba yan! Lalo na pag nasa area kayo ng talaga naman. Tama? Oo. Kumbaga, ang tawag dyan ay, siyempre, minsan talagang dapat pagbigyan. Mahirap naman yung mag-inuman ang pulutan mo, kripto organic. Tapos ang iniinom mo, atas na ang palaya. Tapos ang nasa paligid mo, mga amoy lupa. Bakit organic eh? Are you learning? Yes! Kaya nga, tinuturo natin yung cleansing. Para at least kung ikaw man ay napapasarap sa buhay na masarap, may babalikan ka pwedeng magtanggal ng duming nilagay mo. Yes! Tama? Kaya ka kumakayes ka, yes! Bakit excuse? Pwede pa na! At least nagkakaroon tayo ngayon ng option sa buhay. Tama ba? Ang galing dito sa atay eh, pag ginagamit mo, yung spicules mo nawawala. Liver stress. Kasi magandang mawala yan, yung liver stress. Yung spicules. Ang liver kasi ang nagpipilter ng lahat ng kinakain at iniinom mo. Siya yung nahihirapan pagka wala sa lugar ang pagkain mo. Kumain ka ng noodles na instant, 3 araw siyang hirap na hirap para i-detoxify. Kaya nga yung mga noodles na yan, hindi yung pagkain yan. Pag uwi nyo, huwag nyo nang pakinayangan, huwag nyo nalang kainin. Hindi yung siya maganda sa katawan, hindi maganda yung sa inyong atay. Oh, yung liver nyo, nahihirapan ito. Yung mga dilata, huwag masyadong madalas. Hindi ko kayo pinipigil 100%, kasi nagmamadali ka minsan eh. Kung may microwave kayo, meron kayong ganyan, huwag rin masyadong madalas kasi hindi mo maganda yung pagkain dumaan sa ganyan. Hanggat maaari,
yung ipiprepare yung pagkain, mga pagkain muna, high in fiber, mga steam, mga boiled na fruits, mga vegetables, mga ganyan. Halimbawa, ikaw ay busy ka, maglaga ka na ng kamote, ilagay mo na lang sa ref, every time na magugutom ka, yun ang kainin mo. Tatagal naman yun hanggang 2 araw eh. O kaya naman, saging na saba, o kaya saging o mansanas, nasa refrigerator mo lang. Yan ang mga approved snack, saging, kamote, mansanas, wheat bread, hindi po instant noodles, hindi ganyan, hindi po minsan labig na kanin. Pagka ganyan ang lifestyle mo, unti-unti mong dinideteriorate ang katawan mo eh. So matutuho tayong magkaroon ng disiplina pagdating sa lifestyle. Para po kayo ay pag nag-cleansing, hindi po masyadong na sisira ang inyong atay. Kailangan po natin maglinis ng kidney. Ang kidney po ang pumipilter ng dugo mo. Itatanggal niya po yung dumi ng dugo. Kaya lang, pag sobrang dumi naman ng dugo mo, nahihirapan po ito. Kaya nadadialysis ang marami. Bata pa lang, sira na ba ito? Bakit? Eh, hotdog ng hotdog. Tusino ng tusino. No? Soft drinks ng soft drinks. Imagine mo yung soft drinks, parang yung ganito ka lang yung soft drinks. Parang uminom ng 8 kutsaritang asukan. Na hindi mo naman kailangan sa loob ng isang araw, eh kada kumakain ka, nagsasoft drinks ka. Ah, hindi, iced tea ko. Ganon din yun eh. Kasi yung big drink yun, nakatwiram ka pa. Tapos po yung lungs, o yung baga, na ito po yung filter ng hangin na dumadaloy sa'yo. Yung pancreas mo na tumutulong ng sugar into energy. So basically, ang green algae and wheatgrass, yung mga major filter ng katawan, nililinis yan. Mapapansin mo, dudumi ka ng sebo, mapapansin mo, dudumi ka ng marumi na talagang mabaho, na parang bulok na isda. Maiihi ka lalo sa umaga, sobrang panghe. Minsan madadaha ka o lalabas ang plema mo ng marami. Ang point ko yun yung way ng katawan to expel all the toxin, way ng katawan to repair your body up to cellular level. Magiging maganda energy mo. Magtitignan mo, mas mabilis ang metabolism. No? Kapag halimbawa nag-crypto-organic kayo, minsan ang reaksyon, gutumin. Madalas magutom. Bakit? Naghahanap ka ng acid eh. Pagka nakakaramdam kayo ng gutom, huwag niyong susundin. Kumain ka mansanas. O kaya kumain ka ng saging. O kahit anong prutas. Huwag mong susundin yung craving mo sa hinahanap ng bibig mo. Patayin mo yung appetite. Ang kakainin mo, mga alkaline food. O kaya uminom ka lang ng warm water. Huwag mong susundin. Ulitin ko. May mga tao nagre-reklamo. Bakit gano'n? Nung uminom ka ng wheatgrass and green algae, naging magugutomin ako. Tumabatoy ako. Eh, sinunod mo eh. Parang sinisi mo ba yung cream to? No? Ganun talaga, yung appetite mo medyo hahanapin niya yung acid kasi doon kasanay eh, tama ba? Yes. Oo, hahanapin niya. Kaya nga pinagpiprepare kita, halimbawa, inom ka ng mga 100% pure juice na kahit ano. Doon unti-unting maiiba yung hahanapin ng katawan kasi naging habit mo yun. I hope you understand. Yes. In just 3 months, makikita mo yung increase ng immune system. In just 3 months, makikita mo yung energy mo mas iba. Makikita mo yung pattern mo. Hindi ka na nag-crave sa mga pagkain na masyadong... Kasi alam nyo po ba, ang veggie na daya kay putalamus eh. Pansin mo, pagka ang kapagkain walang masyadong veggie o pampalasa, mga magic sarap, parang hindi mo gusto. Bakit nadaya yung inyong panlasa, yung taste buds? Kinakailangan maibalik mo yung taste buds na ang kanyang hinahanap. Kaya yung halimbawa, yung pait ng ampalaya, no? Yung citrus, yung lasa ng carrots, yung green bell pepper, yung celery. Yung mga hinahanap ko yung nag-crave ka doon. Hindi, minsan nag-crave tayo sa pritong manok, sa pritong isda, nag-crave ka sa maraming kanin, na pag nakaamoy ka ng bulalo, nakain ng amoy ka ng mga kaldereta, nakakita ka ng mga ganyan, na nabubuhay ang appetite mo, tama ba? Yes. So yun yung nasanay ka, yun, papatayin mo yun. Iibahin mo yung appetite mo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon mo kayo ng balancing kung saan alkaline digestion. Am I clear? Yes. So pag ginamit mo yan, iba. Tapos, gagamitan po natin ang Vital Life. Ang Vital Life po, protector to eh. Protector. Isang klase po ito ng supplement
na kumpleto ng enzymes. No? Enzymes to, ulitin ko. Ito ho, panglinis at pangkumpleto ng nutrient. Ang vital ito, bakit? Ito ho yung tumutulong sa crypto-organic to expel all the toxin inside the body and to give you proper metabolism. Ano yung point? Ang vital life, dalawang beses lang isang araw, 2 times a day. Paghiwalay mo, umaga't gabi. Or basta lalagyan mo ng difference, no? Dalawang beses isang araw. Ang vital life, binibigyan ka ng tamang enzymes. No? Ganun din naman po yung ano eh, yung plum, Nutri-Pak, ganun din to. For gastro din to eh, gastro. Anyway, itong vital life, explain ko din to. Yung vital life, ganito. Enzymes na kailangan yung pagkain para matunaw eh. Halimbawa, kumain ka ng protein, may enzymes na para sa protein. Kumain ka ng carbo, may enzymes para sa carbo. Kumain ka ng ice cream, fats and sugar, may enzymes para doon. Totally, we have more than almost 3,000 enzymes in our body. I repeat, meron po tayong halos 3,000 enzymes sa ating katawan. Na yan ang kailangan mo para tunawin ang iba't ibang pagkain kinakain mo. Am I clear? Yes! Eh wala ka nito. Bakit? Saan ba nakukuha yan? Sa prutas at gulay. Mga pagkain na enzymes. Wala namang enzymes sa prito eh. Lagi mo kinakain. Wala namang enzymes sa dilata. Ang may enzymes, mga raw fruits and vegetables. Eh hindi ka masyadong kumakain nun. Kaya you are now lack of enzymes. Naririnig niyo yun, lack of enzymes. Kaya nagkakaroon ng pagkabulok ng pagkain sa loob ng tiyan. So ang maganda dito sa vital life, no? Kumpleto ka ng enzymes for your proper metabolism. Ha? For your proper digestion. Am I clear? Yes! Okay, proper metabolism and proper digestion. Nagiging mabilis yung panunaw mo at the same time, nabibigyan ka ng complete nutrient ng algae or wheatgrass. Ngayon, ano ba yung Nutri-Pak? Ang Nutri-Pak, ito naman ho yung nutrient natin, ito yung food supplement na pumipigil mag-produce ng fats ang katawan. Ha? Pinipigil niya, halimbawa, nakakain ka ng marami, kaya nga sinasabi, kahit daw kumain ka ng marami, hindi ka raw tataba dahil dito. Kahit daw walang exercise, eh, papayat ka. Tama? Tama. Kaya lang, as a nutritionist, ako po nire-recommend ko, mas magandang may exercise. Mas maganda kung nagda-diet program kayo. Bakit? Pag hindi kayo nag-exercise, minsan ang tendency, pagpayat mo, medyo lawlaw. Medyo sad. Kasi nga, hindi firm. Pag naman hindi ka nag-diet program, eh, minsan nawawala ko yung function nito, hindi mo napapakinabangan. Mas effective to pag tama ang disiplina mo. Mas nagiging nasisimot yung 3 feet long na large intestine. Nasisimot niya ho ang lahat ng dumi. Na kapag natanggal mo yon yung dumi ng mga small intestine, large intestine, tas lalagyan mo ng tamang nutrient, lalagyan mo ng tamang enzymes, mag-e-exercise ka properly, mas nama-maximize niyo to. Pero sa mga tao na talagang hindi naka-exercise, hindi ho talaga nakaka-diet, eh makakatulong naman ito. Pero wag ho tayo mag-expect nung perm na muscles o perm na mga na medyo sag talaga. Ito po yung totoong sinasabi ko sa inyo, hindi po ito pambobola. Kasi kung bobolahin kita, sasabihin ko sa'yo, mukha kang artista pag hindi mo to. Eh hindi ko kasi ganun eh. Ang kailangan no, may tamang disiplina rin. Am I clear? Yes! Pero inihikayat ko na kayong inumin. Bakit? Eh sigurado ako, karamihan ko dito, hindi naman talaga nag-exercise. So inumin nyo na, and then mag-proper diet kayo para pag nag-increase ang inyong energy, magkaroon ka ba ng time mag-exercise, at least na-burn mo ng tama ang fats mo. Tsaka ang Nutri-Pak, nakakatulong, I repeat, nakakatulong po ito para hindi ka na mag-produce ng fats every time you eat. Am I clear? Yes! Sila ng kain, 1 hanggang 2 every day. Madudumi ka dyan, mga 1 hanggang 3 beses, araw-araw. Bakit? Dahil sinisimot natin ang dumi sa biguha. So, dalawa po yan. Enzymes and Nutri-Pak, ito po ay para sa mga gastrointestinal problem.
for your metabolism and for your digestion. At para mag-control ng fats na pinuproduce ng katawan. Are you learning? Yes! Ito ba yung products? Yes! Of course! Number three, Ultima C. Ang Ultima C, ang tawag mo dito, driver of the nutrients. Driver of the nutrients. Siya ho yung nagdadrive ng nutrients mo. Siya ho yung nagbibigay ng function. I repeat, alam nyo, maganda pakinggan nyo. Alam nyo, dapat may ultima. Bakit? Ang Ultima C ang nagbibigay ng magandang function sa lahat ng nutrient mo. Ultima C, halimbawa, kumakain ka, ano man ang kinakain mo? Ano man ang nutrient ng kinain mo, mas nagpa-function with the presence of vitamin C. Record nyo yun, no? Para ma-recommend yun. Ang Ultima C is nagbibigay mo ito ng magandang function sa katawan para mapakinabangan mo ang lahat ng mineral and vitamins na ina-absorb mo. Ano ba ang kinakain ninyo, napapakinabangan nyo yung mga nutrient nito sa pamamagitan ng vitamin C. Maganda rin po itong enzymes provider. Katulong po ito ng vital life para maging maganda enzymes mo. And energizer po ito. Ang tamang inom, huwag na kayong sosobra, apat lang, 2-1-1. Kada araw, apat na piraso. So 2,000 mg to protect, to drive all the nutrients you have inside the body. Huwag po kayong mawawalan, mas magandang meron kayong palagi. No? Para at least may energizer kayo, pag medyo inaantok ka, natatansya ko, yung mga ganitong oras, aantokin ka, ay nasa trabaho ka, o may gagawin ka, uminom ka na ng Ultima with one glass of water. Para at least yung energy mo magsushoot up, pero hindi harmful. Hindi ho kagaya ng mga energizer na pang ininom mo. Halimbawa, isang lipobitan. Ang isang lipobitan ay katumbas ng 12 tasang kape. Kapag ininom mo, tama gising ka, pero hindi mo maganda yung level ng caffeine. Masyadong nakakasira ng atay. Nahihirapan yung atay. Na minsan gusto mo nang matulog, hindi ka pa makatulog. Bakit sobrang dami yung nainom mong caffeine? Am I clear? Yes. Yung atin po, tansahin mo, listen to your body. Kailan ba yung perfect timing para ikaw ay uminom ng Ultima? Basta 2,000 mg per day. Umiinom ka ng Ripto, enzymes na Vitalite, nag-nutri-pub ka. Basta make sure ang pag-inom ho ng lahat, empty stomach. The more na walang laman ng sikmura, the more na effective ang lahat ng product natin. Yan ho ang katunayan na ang ating lahat ng produkto ay natural. Why? Maaari niyo ho itong inumin ang walang laman ng sikmura. Dahil kung ito po ay mga synthetic, sisikmurain ka. Sasakit ang sikmura mo pag ito po ay mga synthetic. Are you with me? Yes! Yun siya, driver of the nutrient. Number 4, yung grape seed. Number 5. Ang grape seed naman, iba naman ang purpose nito. Ang grape seed po ay oxygenator or circulator. Isang klase ito ng supplement na bioflavonoids. Isang klase anti-cancer to, increase ng oxygen eh. Katulong din yan ng crypto. Ito, magandang combination to together with crypto, enzymes ng Vitalite and yung NutriPub together with Ultima sa mga may gastro problem, cardiovascular problem, mga diabetic, no? 3 times a day lang. Dahil po ang recommendation ko, 6. Ngayon, dahil may Vitalite, 3 na lang. Ito po, nagbibigay po ito ng magandang level ng oxygen up to peripheral level. Tangina, cellular eh. Ngayon, peripheral. No? Ano ba yung peripheral level? Ito po yung pinakamanipis na ugat na meron kayo. Yung peripheral na yan, yan po yung example yan. Ugat sa mata, ugat sa ulo, ugat sa mga internal organ, ugat sa mga dulo ng kamay, sa dulo ng paa. Mga ugat na pinakahuling dinadaluyan ng dugo. At kapag yung mga ugat na yan hindi na dinaluyan, may tendency po ito mag-crack o minsan magkaroon ka ng tinatawag nating aneurysm o pagputok ng ugat. Pag nagkaroon ka ng aneurysm, ay magdelikado po yun. Kapag halimbawa, pumutok yung ugat mo sa mata dahil diabetic ka, mabubulag ka. Pumutok yung ugat mo sa ulo, nagka-comatose ka. Pumutok yung ugat mo sa paa, nagkasugat ka sa loob. Hindi gagaling yon.
So nagkakaroon ng internal hemorrhage, hindi ka naman nasusugatan, pero bakit sa loob nagsimula? Pumutok yung ugat. Yung peripheral artery, punong-puno ng dumi, na hindi dinadaluyan ng mga oxygen, ang Graves' seed po, nakakadaloy ang dugo mo up to peripheral level dahil may kakayahan po siya na mag-oxygenate. Napapadaloy niya ang dugo hanggang sa pinakamanipis na ugat. Kaya huwag niyong i-skip. Kung titignan niyo, may iba-ibang purpose and function. Ang tanong, pwede ko bang sabay-sabay? Let's say crypto, 5 sa umaga, 5-5. Graves' seed, 1-1-1. Vitalife, 1-1. Yung Nutripub, once a day or twice. Nutripub, pwedeng gitna. No? Pwede bang ganyan yung program? Pwede po ito. Bakit? May kanya-kanya ho kasing function to. No? Kung bakit po may iba't ibang klaseng prutas at iba't ibang klaseng gulay kasi meron kang iba't ibang klaseng pangangailangan. Kung bakit may iba't ibang klaseng supplement, nagsisilbi ho siyang parang prutas at gulay na doon nga galing to para lahat ng natural need ng katawan mo masusupply mo. I hope you understand. Yes. Tapos lalagay mo yung ultima, syempre, kung saan siya pwede dyan. Pwede bang kasabay yung ultima? Of course. Bakit? Iba function nito. Ang ultima is to drive all the nutrient na meron ka sa katawan. Are you learning? Yes! Ito ba applicable sa lahat? Of course. Applicable ba to sa mga may sakit? Pwede. Huwag mo lang ho itong isasabay sa gamot. Halimbawa, umiinom ka ng metformin. Huwag mo lang isasabay. Halimbawa, sa umaga, umiinom ka ng metformin alas 9. Inumin mo to alas 8. Bakit? Una ka ng 1 hour. Bakit? Ang supplement, meron siyang tinatawag na cell and organ support. Mas nagiging effective yung gamot mo kung nauna siya. Nawawala pati yung side effect ng gamot mo kung nauna siya. So maganda palang mauna to bago ka mag-ventolin kung may hika ka. Bago ka mag-repapasin kung may tuberculosis ka. Bago ka mag-insulin kung diabetic ka. Bago ka mag-calcium block kung ikaw may sakit sa puso. Bago ka uminom ng maintenance mo, 1 hour before gamot, 1 hour before maintenance, 1 hour before food supplement muna to protect, to complete the nutrient, and to drive all the nutrient inside the blood. Am I clear? Yes! Naintindihan niyo po ako? Yes! Ang ganda nito! No? And lastly, maganda ho ito, virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, ang ganda nito, hindi ho ito, yung function niya wala sa effect. No? Ang virgin coconut oil, another protector. Another protector. It's anti-parasitic, anti-viral, anti-fungal, and anti-bacterial. Ang inom nito, 3 times daily. No? 3 times a day. Yung bacteria, yung parasites, yung virus mo sa katawan, na-eliminate. Kaya lang pag ito po iniinom ninyo, hindi mo maiiwasan na magkakaroon ka ng kaunting lagnat. Bakit? Ang virus kasi at ang bacteria, namamatay sa mainit na temperature, kaya ka nilalagnat. Kung titignan mo, yung bakuna, nilalagnat ang bata. Kasi bakit? Lumalaban yung katawan eh. Ang lagnat kasi, hindi naman ito sakit. Ang lagnat ay indicator ng katawan na may active na virus o bacteria. Namamatay siya sa mainit na temperature, kaya kayo nilalagnat. So I suggest inom rin kayo ng BCO. Why? To protect your body up to cellular level kung may mga nag-e-exist na bacteria o virus. Ngayon ang tanong, kung meron akong existing virus and bacteria, bakit ako hindi nilalagnat ngayon? Eh immune ka eh. Nasana yung katawan mo, no? Nasana yung katawan mo sa toxins na nasa loob. Ngayon, bakit ka lalagnat eh pag uminom ka ng BCO? Kasi tinutulungan ngayon ng BCO yung katawan mo para i-recognize alin ba yung virus and bacteria. Nadidiktahan niya yung immune system na uminit para matanggal yung existing virus and bacteria kasi meron siyang tinatawag na lauric acid. 50% ingredient nito ay lauric acid. Another 50% ingredient ay good cholesterol or HDL. Dalawang bagay na kailangan nyo to protect your body to cellular level.
Are you learning? Yes! So basic yan eh. Ang tawag po sa diniscuss ko, unloading. Pag ginamit nyo yan ha, unload all the toxins, increase metabolism, nagpa-proper ang metabolism, hindi lang increase, nagiging maganda ang inyong, tawag dito, yung inyong defense mechanism ng katawan. Ito ngayon yung second program, no? Let's say tatlong buwan kang nag-cleansing. Yung next 3 months, mag-nourishment ka. At the same time, RDA, acrid organic po, after 3 months, 3 times a day na lang. No, nag-acrid organic ka, nag-u-ultima ka. Yung next 3 months na to, mag-nourishment ka. Mag-RDA ka yan, pwede din. Pero sa nourishment, ito yung maganda. Ano yun? We have 3 products. Ang tawag dito, amino acid. I repeat, after unloading, mag-nourishment, ano yun? Sa susunod na 3 buwan, di ba nag-crypto ka 3 times a day na lang? Okay lang ba kayo? Yes! Sa another 3 months, mag-glutathione ka. No? L-glutamine. Ang glutamine is liver food. So dito ko na sinusupply yung tamang pagkain ng liver mo. Nilinis mo na eh. Crypto organic and wheatgrass is liver cleanser. Am I clear? Yes. Completeness din ng nutrient. Ngayon, itong glutamine, honestly, liver detoxifier din yan eh. Pero iba yung pag-detox ng crypto eh. Ito magsisilbi siyang food o pagkain. Makukumpleto ngayon yung glutamine. Bakit ba ang tao habang nagkakaedad, pumuputihok, nagkaka-wrinkle, nagkaka-aging, nagkakaroon ng deterioration o mabilis yung pagtanda? Because of lack of amino acid, yung glutamine. Bakit yung bata, pag bata, 12 years old below, pansinin mo, hindi naman umaamoy ang kinikili, walang amoy pawis. Bakit pag nagkakaedad, nagkakaamoy na ang kinikili mo, nagkakaamoy na yung pawis mo? Because of lack of glutamine. Pagka pala umiinom ka ng glutamine, na ibabalik mo yung kailangan mong glutamine sa atay para ma-delay ang pagputi ng buhok, nadidelay ang aging, gumaganda ang hygiene ng katawan, na kahit may edad ka na hindi ka nag-aamoy matanda, nananatili kang amoy bata. Gumaganda ka na, amoy bata ka pa. Mahirap po yung maganda ka na, amoy lupa ka. Mas maganda yung lagi kang amoy gatas. Tama ka. Talaga naman. Ang tamang inom ng glutamine, minimum 4, maximum 8. Ang 4 po ay 1,000 mg. Ang 8, 2,000 mg. Kung ayaw mong mabago kulay mo, 3 lang inumin mo. That's 750. Yan ang natural requirement ng katawan to maintain yung tinatawag natin texture ng balat. Pero kung gusto mong ma-whiten, side effect lang naman yan, mag-apat ka. Kung gusto mong puti ka talaga, yung nanganginag ang balat mo, na balat artista, mag-walo ka. Yan ang ginagawa ng mga artista, mataas ang dosage ng glutamine para enhance na enhance yung kulay ng balat. Am I clear? Yes! So I repeat, maganda palang mag-nourishment pag natapos mo yung unloading. Pero eto tanong, hindi ba pwedeng pagsamahin yan, lalagyan mo na lang ng difference? Pwede naman, but I suggest as a nutritionist, huwag mong madaliin. Mas magandang may tamang programa. I hope you understand. Yes. Ang magandang kasabay ng glutamine, yung tinatawag nating L-arginine. Ang L-arginine, ito ho yung acai berry. Ang tamang inom nito, acai berry. 30 ml, 3 times every day. It's a muscle builder. Pampaganda ho ng posisyon o yung pampatibay ng mga ligament. Pang-enhance po ito ng mga cartilage. Ito po yung totoong nagtatanggal na sa inyo ng mga pain sa katawan. Nagigingli ng mga muscle. Habang pumapayat kayo, yung fats ninyo nata-turn into muscle kasi nag-exercise ka naman. Pero kung kayo simula pa lang, sumasakit ang katawan mo, nag-unloading ka, pwede bang isabay na yung arginine? Pwede ho. Kasi yan ang pinakamagandang pain reliever. At kung kayo po ay may insomnia ngayon, hindi kayo basta-basta nakakatulog, uminom kayo ng arginine 3 times a day para makatulog ka agad ngayon.
Pero kung wala naman kayong insomnia, wala namang pain sa katawan, mag-unloading na para matanggal lahat ng toxins. Ang pinakamagandang kasabay ng glutamine, L-arginine and L-carnitine. Tignan mo, puro amino acid yan. Puro may L-arginine, glutamine, cysteine, carnitine, lauric acid. Pag meron ganyan, ang tawag dyan, amino acid. Ang tamang inom ng carnitine o P-tri, 3 times a day. 3 times every day. Ang P-tri, simple lang po ang trabaho nito. Binibigyan ho kayo ng tamang timbang according sa pangangailangan mo. I hope you understand. Yes. 3 times a day, na-develop ka na, lumilis ka na. Tapos natapos mo 3 buwan, yung next 3 months, mag-unloading ka ulit. Yung susunod na 3 buwan, mag-nourishment ka na naman. Bakit? There are 12 months in 1 year. 2 beses kang mag-unloading, 2 beses kang mag-nourishment sa loob ng 1 taon. Am I clear? Yes! Kung po na mag-penetrate ang katawan, makikita mo iba. Makikita mo, hindi mabilis ang paglabo ng mata. Makikita mo ang rayoma, goodbye na. Makikita mo yan, uric acid, wala. Hirap kang umihi, prostate problem, natatanggal. Menstruation problem, nagiging normal. Bato sa abdo, unti-unti mawala. Imagine mo, gawin mo to. Gawin mo yung unloading. Yung unang siyam na araw. Di ba 3 buwan? Yung unang siyam na araw, uminom ka ng repolyo, apple, and apple cider vinegar. 2 kutsarang apple cider, 1 perasong apple, tanggalin mo yung buto, 1/4 na repolyo, pag samasamahin mo, i-blender mo sa tubig, gawin mo ng 3 beses isang araw. Basta totally sa loob ng 9 araw, walang mantika, kahit ano. Soft diet ka, no? 9 araw, together with unloading. Yung unloading diretso mo, 9 days to 12 days, gawin mo yung repolyo mansanas, tsaka yung apple cider, tsaka kapag pa-ultrasound, makikita mo, durog yung bato, nadudurog. Bakit? Sa pamamagitan niyang ganyang klase ng program, nawawala ang kidney stone, gallstone, nawawala ang cyst. Lalo na kung ang cyst mo, batong ano lang, taba lang, kasi sebaceous cyst, ay yung ano, mas, natutunaw siya unti-unti. Basta walang red meat, walang mantika, wala akong prito, lahat po steam and boil. Tapos proper unloading, diyan po makikita, your body has the capacity. I repeat, your body has the capacity to repair itself. Basta ibibigay mo lang yung tamang requirements niya. Okay lang po. Yes! Tahimik na tahimik kayo. Nga nga. Ano po yung overtoning? Ito po yung maintenance mo lang. Alam nyo, as a nutritionist, nagme-maintain ka na, nag-unload and nourishment ka na, huwag ka nang uminom ng ibang juice, may juice naman. Huwag ka nang uminom ng ibang kape, may kape naman tayo. Honestly, to be honest with you, ordinaryong kape lang naman ito, hindi naman po ito special na kape. Nagkataon lang na may mga supplements. So, imbis na uminom ka ng high caffeine coffee, di ito na. Bakit? May agaricus, may calcium carbonate, may ginkgo biloba, kape po na maganda pang pampatulog. Ito yung kape, bakit may ginkgo eh, maganda sa inyong hypothalamus. Kung iinom ka ng chocolate, dahil yun ang chocolate natin. Iinom ka ng juice, tandaan nyo, yung cappuccino, 8-in-1 coffee, prime juice, chocolate, pare-pareho lang pong energizer yun. Mga energy drink, hot and cold drink, na imbis na uminom ka ng soft drinks, nasa restaurant ka, gusto mo ng juice, 30 minutes ba? Mga 20 minutes naman, dumating ang order mo, uminom ka ng prime juice, at least meron kang natural juice. Inom ka ng water along the way. Am I clear? Yes. So kung maliligo kayo, magsabon at magshampoo na kayo ng ginagamit natin, mas mabuting nag-o-overtoning ka, at least internally and externally, ang ginagamit mong product, produkto mo. At kung ganyan ang magiging kultura mo, hindi lang po sakit ng katawan ang mawawala sa'yo. Pati bulsa mo, gagaling ang sakit. Tama? Tama! Madali lang naman ang tandaan yan. Unloading, nourishment, and overtoning. Uno yan, uno. Diba? Madaling tandaan.
design presentation to for you to understand better kung ano yung ginagawa. At least kapag ito ho yung natutunan ninyo, kahit walang PowerPoint, kausap mo lang na i-explain mo. Kausap mo lang na ipapaliwanag mo. Nabibigyan mo siya ng detalye. Hindi mo na kailangan. Maganda rin ang may PowerPoint, walang problema yon. Pero as much as possible, do it simple. Keep it short and very simple for you to duplicate your business. Am I clear? Yes! Guys, tandaan nyo, huwag kayong manghinayang gumawa ng tama sa kapwa. Dahil ang paggawa ng tama sa kapwa ay isang obligasyon po natin to. Ang paggawa ng tama ay isang kasalanan pag hindi mo ginawa. Are you learning? Yes! Natutok mo ba kayo? Yes! Okay. Guys, alam nyo, gusto ko man po kayong i-entertain po sa maraming tanong. Kaya lang ito na ho yung aking kasama. Gusto kong ibigay sa inyo to. Marami ba kayong natutunan? Yes! At sana po yung mga na-record nyo na yan, kung gusto nyo ibigay sa mga kakilala ninyo, bigay nyo, huwag po kayong manghihinayang. Wala po problema. Okay? At least kung meron man po kayong matulungan, eh at least natulungan. So yun siya. Yan naman ang purpose natin, kaya naman tayo nagpunta rito. Sana po sa maigsing panahong na nagkita-kita tayo, sana po meron ako naidulot na mabuting bagay sa inyo. Okay, okay po yun? At eto na, hindi ko na patahan, pwede bang makipo na brother? Okay lang pa? Okay, at eto na, ibibigay ko na sa inyo one of my fellow.